na nga, Kadubi, hindi pa rin namamatay, matay ang issue po sa nangyari nga pong viral na birthday bash nitong kilala pong social media personality at event host at socialite na si Team Yap. Yep. Pag kaibigan ka niya, ibig sabihin, social ka. Kasi hindi natin siya kilala, ibig sabihin, tayo what? Ay hampas lupa. Hampas earth. Dahil Kadubi, sa interview ng ating kasamahang si Jeff Canoy sa kanya, nagbigay siya ng mga statements. Sabi niya, napaka-strict daw kasi talaga ng Baguio City sa pag-implement ng mga protocols. Kaya alam nila, prior to going here, na napaka-strict po ng Baguio, kaya nagpa-swab test, ginawa lahat, kompleto daw sila sa papers sa pag-akyat nung birthday niya. Mm-hmm. At dahil nga daw dinner buffet, kasi marami nga naiinis, may mga walang mask, walang face shield. Kasi syempre kakain na sila, so tinanggal nila yung maskara. Pagkatapos noon, pumasok yung mga dancers na nag-community dancing. So hindi daw nila nasuot yung mask nila. Sumayaw sila doon, kaya yun ang nakikita na kumakalat ngayon sa social media. Ang pakay daw kasi nitong si Team Yap Kadubi ay ipromote ang Baguio as a tourist destination. Hangarin niya daw talaga yon para ma-push ang local tourism. Kung makikita niya daw natin ang kanyang social media, yun ang ginagawa niya for the past few months. Mm-hmm. Kaya wala daw siyang intention na baliin ang anumang mga protocols dito po sa lungsod ng Baguio. Ang nakita lang daw kasi nga Kadubi, yung pagkakataon na sumasayaw sila na wala ng mask because that was during the time that they were eating. Nonetheless, nakita pa rin natin. Klarong-klaro doon po sa video na kumakalat sa SOCMED, mm-hmm, na marami hong hindi nakasuot ng face mask at face shield. Yes, Kadubi. Walang time out ang pagsusuot ng face mask at face shield. Siguro yung diba? Pagkakain ka lang, iinom ka, why not? Diba? Pero you stay there where you are, you eat there, pero pagtatayo ka at pupunta ka na ulit somewhere else, you have to wear those. Of course. Diba? Diba? Sinabi niya naman Kadubi na tinatanggap niya lahat ng mga pwedeng ibato sa kanya o di naman kaisang pangkaso at he will be cooperating fully sa investigation po nito. At Kadubi, sa gitna ng nangyayaring ito, abay, with a very surprising turn of events. Mm-hmm. Kasi syempre, kahapon nabanggit mo, Mayor Magalong, ano na? Bakit hindi tayo gumagawa ng paraan? Bakit anong nangyayari ngayon? Call out tayo. Ito ngayon ang naging balita. Kumalat rin sa SOCMED na Kadubi, si Mayor Magalong palat, ang kanyang may bahay, ay present sa naging okasyon ni Team Yap. Nagpa-picture, mm-hmm, nga itong si Mayor kasama si Casey Concepcion. Makikita sa picture na yan, mga ka-rangers, na siya po ay nakasuot ng face mask, face shield. Ang kanya pong katabi na si Miss Casey Concepcion at ang kanyang may bahay nga lang ay walang suot na face shield at face mask. Of course, pwede mo na namang maging dahilan, partner, na sandali lang yun. Nagpakuha sila ng litrato kaya tinanggal ang face mask at face shield. Pwedeng maging paliwanag yan, di ba, partner? Yes, actually. Pero hindi yan tinatanggap ng ating mga kababayan dito sa Baguio City. Yes, we are outraged by this, Kadubi. Nagulat tayo kasi nga, parang nang kahapon, masyadong mataas ang emosyon natin na binabalita po natin na walo sa mga pwesto po, maliliit na pwesto, maliliit na negosyo sa palengke ng Baguio City ay ipinasara, signed by Mayor Magalong, dahil sa di umano'y paglabag nila sa mga protocols. And take note, yung argumento ng isang may-ari ng pwesto, partner, ha, ang sinasabi niya, kailangan nilang tanggalin yung kanilang face shield dahil unang-una, marami na sa kanila ang na-disgrasya. Ito mga slicer ng karne, partner. So mahirap mag-slice ng karne na nakasuot ang face shield. Mm-mm. Okay? Ilan sa kanila, partner, may nakausap ako, na-disgrasya pala. Kaya minabuti nila na huwag isuot ang kanilang face shield. Mm-hmm. Pangalawa, yung isang paliwanag ay minsan lang daw niya tinanggal ang face shield dahil kailangan niyang humigop ng kape. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. But of course, noong kinuha po ng ating news team, ang kabilang panig, sinasabi nila na talagang pasaway ang mga ito. Okay. Be as it may, meron na namang lumalabas na legal argument na hindi pwedeng maging basihan
ang executive order ng city mayor para maipasara ang kanilang pwesto. Dahil unang-una, walang ordinansa na nagsasabing pwede mong ipasara. Okay, yung pwesto dahil sa hindi pagsusuot ng face mask at pagsusuot ng face shield or in general ay na-violate ang health protocol. Okay. So another ano yun ha? Another update sa atin Kadobi, walang ordinansa, ibig sabihin wala. Hindi legal sa batas. Okay. Siyempre, nagkakaroon na diyan ng bangayan pagdating sa legal na argumento. Kaya kanina po, yung mga apektadong negosyante ay lumapit na sa kanilang mga abogado. Okay. Okay. Yung iba ay naghahanap naman ng kanilang abogado dahil they wanted to challenge the legality of the order. Maganda yan. Yun ang maganda sa atin. Yes, tingnan natin yan. Yan ang magandang subaybayan, mga ka-rangers. Kasi dito, lumalabas rin po sa issue na ito, lalo na po't nalaman na nga po natin na mga taga Baguio City nga present Gayam, dato'y mayor tayo, EJ, party-party! Woo! Party-party! Eh parang sinasabi natin Kadobi na this is again an act of inequality. Yes. Wala na naman po tayong balancing pagpapatupad ng batas dahil yung mga mahihirap, napapatawa ng batas, napapatawa ng parusa. Samantalang ang mga mayayaman, ang mga may pwesto, ang mga makapangyarihan, abay, pasensya na kayo, mga ka-rangers. Nagkasala ako. Ganun na lang. Siguro, partner, naiintindihan mo na kung bakit simulat sa poll ay lagi kong sinasabi na hindi natin iniintindi kung gaano kahigpit yung ipinapataw na batas as long as this is applied consistently and equally. Diba? Yes, now I understand, Kadobi. Marami talaga akong natututunan sa'yo. Dapat bayaran na kita kasi parang teacher ko eh. Ay, ganun ba? Kadobi, ito nga po. Para po naman sa patas na pamamahayag, okay. Pinipilit po namin na makuha po ang side po ni Mayor Magalong. Pero as of this time, as of the moment, nung nagsimula po ang programa natin, ito po kasi yung mga oras niya ng meeting niya with NTF. So, marami naman siyang nabigyan ng mga pagkakataong ma-interview siya. Kasama na dyan ng mga ibang mga radio stations, Kadobi. Meron din yung kila Canoli de Castro. Ibig sabihin, partner, ang punto natin dito bukas po, ang ating hipilan para marinig po ang piece of story coming from the city government. Yes, Kadobi. Ito nga po, para lang rin, syempre, marinig natin ang ilan sa mga punto nitong si Mayor Magalong. Sa kanyang naging interviews, Kadobi, sinabi niya na pati ang asawa niya papaimbestigahan niya dahil kinall out na po ng DOT ang mga taong involved, pati na rin po itong bahay bakasyonan na ito, o pamosong bahay bakasyonan na ito, para mag-explain kung ano po ang nangyari at nag-ano na po sila, nagsisimula na po ng investigation ang Department of Tourism dito sa Cordillera. Now, Kadobi, ito daw kasi ang kwento, ayon po sa interview ni Magalong ha, with Noli de Castro. Sinabi niya kasi, Kadobi, prior to the event, nagkita-kita na yung mga yan, sila Team Yap, ang mga grupo niya, at itong sila mayor. Meron kasing isang lugar dito sa Baguio City kung saan meron tayong exhibit ng mga arts ng ating mga local artists. Kung saan si Team Yap at ang mga grupo niya bumili ng bultuhan. Okay. Napakarami nilang binili. At natuwa ngayon, syempre sila Mayor Magalong dahil alam naman natin na sobrang hirap ang mga artists natin ngayon. So napakalaking napakalaking tulong sa mga local artists of Baguio City. And then nasabihan nga sila at nalaman nga nitong si Mayor Magalong di umano na talagang nagpo-push itong si Team Yap ng magandang reviews tungkol sa Baguio City para maipush palalo ang local tourism. So by that time, Kadobi, na-invite nga siya, pumunta nga siya sa party at ganun rin ang sinabi niya tungkol do sa nangyaring kumakalat na Sokmed the pictures ano. Sinabi niya na kumakain kasi by that time, tapos nagkakaroon ng cultural show ang ating mga kailian, tapos syempre ang standard kasi na nangyayari diyan tuwing meron pong mga ganitong tayaw o di naman kaya yung pagsayaw po natin ng ating cultural dance dito sa Cordillera, i-invite mo yung mga bisita to join with the dance. Correct naman. Diba? Okay. Ganun ang nangyayari. So parang sabi niya, kumakain kasi by that time, tapos nung tinawag na sila ng ating mga kailian, nagsalsala, kat hindi na nila daw naisuot ang mask nila. So, pero, nasorpresa sila. Yes. Yun ang pinupunto. Okay?
Pero Kadobia, lilinawin natin na sinabi ni Mayor Magalong na papaimbestigahan niya ito. Actually, naglabas na siya ng kautusan na binibigyan ng 72 hours ang hotel na ito para magbigay ng explanation para hindi sila mapatawa ng penalty. Bakit hindi sila pwedeng mapatawa ng penalty dahil nga sa nangyaring protocol breaching tungkol doon sa nangyaring party. Mm-hmm. Actually, Kadobi, nakakatawa yan. Nakatutok na nga ako sa SOCMED kanina, no? Ibang inilabas muna nung una. Mm-hmm. Sinabi doon, Mayor Magalong orders 72 hours to that hotel to give the explanation. Nag-retract nila ngayon yan. Anong City of nga? Government, City Government of Baguio. Uh-huh. Order 72 hours. Ganyan. So nakita rin yun ng netizens eh. Iimbestigahan nila ang sarili nila? According to Magalong, Mayor Magalong, pati nga daw ang kanyang asawa ay hahayaan niyang paimbestigahan. Dahil nakita nga sa social media na wala rin nga siyang safe gears, katulad ng mask and face shield. So, nonetheless, partner, maputol lang kita ng sandali. Malinaw po ang kautusan ng Department of Health na sinasabi po sa isang press conference with the regional director of Department of Health. Napakalinaw ng kanyang statement in view of the recorded UK variant case sa Bontoc Mountain Province and La Trinidad Benguet. Sabi niya, iwasan ang mga aktibidad na makapag-attract ng maraming tao. Okay. Iwasan ang mga crowded areas. Mm-hmm. Tama. Yun lang. Yun lang sa akin. Malinaw yun, Kadobi. Kaya so, maraming nagsusumigaw ng, huy, anong nangyari? Maraming mga tao doon ah. Akala ko ba not more than 10? Ako ngang hampas lupa, takot na takot ako pag meron akong syempre hindi mo maiiwasan, Kadobi, may birthday. Mm-mm. May mga gathering kayong family. Eh kami palang, Kadobi, yung laki ng pamilya ko, more than 10 kami. Okay. Diba? Malaki ang pamilya ko, kaya natatakot rin ako minsan kung wala may gathering sa bahay at nandun ang buong pamilya ko, ah. Take note, buong pamilya ko. Eh more than 10 kami, baka sitahin kami at sampahan kami ng kaso. Okay. Alam mo, partner, madagdag ko lang. Hindi ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng malakihang pagtitipon sa Camp John Hay Parker. Ayon sa ating bubuwit, okay? Noong Disyembre po, ay nagkaroon ng party ang ilang empleyado ng City Hall. What? Okay. Sa sabihin natin party or pagtitipon. Okay. Baka nag-meeting lang sila. Mm-hmm. Base po sa kanilang aplikasyon, 35 lang ang dadalo sa pagtitipon na yon. Mm-hmm. Ngayon, di pinagbigyan. Mm. Okay. Minonitor ng mga security guard yung event. Mm. Naku po, full house, Diyos. Ang bell house. Wala na yung 50% capacity lang. Okay, wala na. Wala na. Isa pa. Mayroon pong aplikasyon ngayon na aakyat sa Baguio City ang anak ng presidente. Kasama niya ang isang grupo. Diba? Oh. Okay. Hindi na natin babanggitin yung pangalan ng grupo na yan. Okay, okay. Okay, pero it's a civic organization. Mm-hmm. We're supposed to meet with the presidential daughter. Okay. Allegedly, Sara Duterte. Okay. Okay. Try to imagine yung mga sip-sip na galing sa iba't ibang probinsya, mag-aakyat na yan. Of course. Para makita at makipagkamay sa anak ng presidente. So, we are anticipating na magkakaroon ng maraming tao. Okay? Oh my God. Oh. So, bakit natin sinasabi ito? Dahil malakas po ang sigaw ng medical community. Yes. Sundin po ninyong mabuti ang health protocol dahil marami na ho ang taong nangailangan ng medical na attention pero hindi na pagbibigyan. Mm. Kailangang maoperahan pero hindi nila naoperahan dahil punong-puno na po ang mga ospital ng mga taong tinamaan ng COVID. That is so true, Kadobi. Marami nang umiiyak na mga na medical field staff tulad ng mga doktor, nurses at kung sino-sino pa dyan, lahat po ng nasa medical staff dahil nakikita nila kung gaano kaseryoso ang sitwasyon natin fighting this pandemic and yet
marami po sa atin, at ang nakakalungkot, may mga involved na mga dapat na mga tinitingala natin, sinusunod natin mga leader sa mga pag-breach ng mga protocols. Mm-hmm. So ngayon, ang mga hampas lupang katulad natin, nalilito, tayo ba susunod? Pwede ba pag ako na sita, pwede ko na lang bang sabihin na, ah, I'm sorry, I'm shocked. Sorry, kumakain ako. Pagbibigyan ba ako ng mga pulis na huhuli sa akin, hindi ba nila ako huhulihin? Partner, diba? Maisingit ko lang. Ang mga tindahan sa palengke, yung walo, ipinasara. Allegedly dahil sa hindi pagsunod sa health protocol. Mm-hmm. Ang tanong ko ngayon, yung mga pasugalan sa Baguio, sumusunod ba ay sa health protocol? Bakit hindi sila pinapasara? Isa pa yan. Diba? Hindi ba't dapat wala na nga yan? Sa Marcos Highway, punong-puno yung pasugalan dyan. Ha? Yung e-bingo, ba't hindi nyo sitahin kung nasusunod ba yung health protocol? Dito sa Legarda Road, ha? Punong-puno pong pasugalan dyan. Diba? Eh bakit hindi nyo sitahin? Eh bakit yung mga marangal na naghahanap buhay, eh kailangan yung ipasara? Exactly. Ibig sabihin lang nito, Kadobi, ang gusto lang po namin puntuhin bilang pong mga nagmamalasakit po sa aming mga kailian, mas marami po dapat siguro kayong dapat tingnan, i-check, at i-verify kaysa po doon sa mga nananahimik at gusto lang pong may makain araw-araw. Eh kung namamalo kayo ng maliit, paluin nyo lahat. Oo. Kung namamalo kayo ng middle child, paluin nyo rin mula bunso hanggang panganay. Yes. Diba? Lahat. Walang pilian. Ito, Kadobi, napakarami nating mga reactors at comments. Go ahead, partner. Nag-comment na kanina sila Sir Anton Broa, sina Winter Gayaw. Hello po. Good morning. Sina Jeff Dumlao. Ah, tatay ko pala to. Good morning, sir. Sa'yo. Von Hanwell, show cause please, sabi niya. Sabi ni Joe Marcison mismo. Good morning, mga ka-ranger, sabi ni John Ardon Jardinil. Nanonood ngayon, syempre, ang aking ate na nasa Qatar. Good morning sa'yo. Jovi Dumlao Posadas. Audrey Obilio, sana pwede rin gawing rason ng ordinaryong citizen na na-surprise lang kaya hindi nadala ang mask at face shield. Exactly. Cecil Kasan Suarzer, belated happy birthday, mami. Mwah, we love you. Buti na lang nakita si Mrs. M na di sumunod sa protocols. Kung hindi, .. ano na lang, complete the sentence. Yun na lang ang masasabi natin. So eto, dumako tayo sa mga susunod nating mga balita, Kadobi. Dahil dyan sa mga nangyaring yan, so we expect na magkakaroon ng malaking investigasyon patungkol dito, parusahan ang dapat parusahan na naka-breach ng protocols. Ano yung term kanina ni Mayor? Juralex Sedlex. Juralex Sedlex. Anong sang ibig sabihin niya? Term na sinasabi, ang ibig sabihin niya is the law is harsh, but that is the law. Sana. Dapat lang. Para ipakita naman niya sa atin na talagang he is a fair man. Diba? Gusto natin makita yung resibo na nagbayad sila ng tigi 1,000. Wala yung 1,000 yan. Kapi lang nila yan. Oo din. Diyos ko, mga friends ni Team Yap, mga ano lang nila, inutot lang nila yung mga ano na yan. Barya lang sa kanila yan. Alam mo, partner, yung grupo ni Team Yap, yan din ay tumatawid sa Itogon. Di ba? Merong mountain resort yan. Okay. Ang tanong ngayon, sila ba ay subjected doon sa strict re-implementation of the Bliss Border Control Checkpoint? Sakto! Yan ang ating next na pag-uusapan, Kadobi. Dahil nga po kahapon, naglabas na rin po ng official statement po ang City of Baguio at ang mga Bliss areas. Ito po yung mga pinangungunahan ng mga Bliss mayors natin. Ito po yung Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, and Tublay na effective po sa February 1 until February 15. Kadobi, lahat po ng mga lalabas sa kanilang mga lugar o papasok po sa mga Bliss areas, kailangan na po mag-present ng medical certificate. Anong ibig sabihin yan? Mas mahirap para sa mga nanunuluyan, sa mga cross borders, at mas masakit sa ulo. Kailangan mo mag-undergo ng swab test? Actually, hindi ka, Toby. Ang sinasabi lang dito, kailangan lang magpa-check sa mga licensed physician, at kailangan siguraduhin wala silang mga flu-like symptoms sa time ng assessment, at yung mga certificates o clearance na yon kailangan ay 10 days
ang validity upon the issuance. Ah, madaling baliin yan. Madaling baliin yan. Pero Kadobi, alam mo kasi... Nakita ko na yan, partner. Eh. Ay, talaga? Nakaupo sa isang restaurant. Tinawagan yung kaibigan niyang doktor. Pards, pawit ka man, tiwa, medical certificate. After 20 minutes, dumating. Ay. See my point? Yes. Oh, sabagay. Your point is accepted. Actually, Kadobi, nga lang, yung mga ordinaryo na natamna naman nating mga kababayan, mga hampas lupang katulad natin, pumipila ito sa kanilang mga health centers o mga barangay health centers at kumukuha dito ng mga medical certificate. Kadobi, para po sa kaalaman ng lahat, napakahaba ng pila dyan araw-araw. Dahil sa pagkuha ng medical certificate. Eh bakit hindi na lang gawin sa barabarangay? Meron actually sa barabarangay pero pila pa rin. Sa amin diyan sa Aurora Hill, Kadobi, yung nag-isa naming health center, Diyos ko, kahaba. Kukuha ka ng medical certificate, of course, if you wanna travel or para nga po diyan sa mga paano na yung mga nagtatrabaho sa Baguio City na nakatira sa Trinidad. New normal. Every 10 days kailangan nilang magpa-renew ng medical certificate. Or pwede rin silang humingi ng maraming certificate. Kung meron ka maraming enterprising yan, individual. Mga malalakas na katulad nung nasabi nga ni Kadobi, may mga friends na doktor. Padali. Paano nga lang tayo, Kadobi, na walang mga ganyang impluensya? Wala eh. Wala, di ba? Tayo sorry naman na po lang ang kawawa. At kasunod nito, Kadobi na balita, nako, eto na ang pinakahihintay ng lahat na anunsyo. Dahil kahapon, sa isang interview ni Mayor Magalong, buti po dito sa station na talaga siya nagpapa-interview. Ano? Sa kanyang interview na naman sa radio station na ito, Kadobi, kanyang ang kinumpirma na February 1 to February 15, tayo pong taga Baguio City will go under or will be under GCQ or General Community Quarantine. Ibig sabihin nito, mga ka-rangers, actually hindi naman na siya nabago sa mga dating kinagagawian. Pero ito ha, nakita ko yung mga guidelines ng GCQ, Kadobi. Isa doon, sabi, hindi papayagan or shall not operate or shall not be allowed yung mga tourist activities under GCQ. Patay. Under GCQ, hindi ko alam kung paano ito. Diba? Maraming maapektuhan na naman po natin mga kababayan, pero marami naman ngayon yung nagsasabi, pareho rin lang naman. Mga minors, seniors, bawal lumabas. Kaya nilang lusutan yan, sabihin lang nila. Hindi, kasama sa mag-a-attend si Mayor. Okay lang yan. Ay, nako, sakit sa ulo. Balikan natin, partner. Of course, in fairness po sa city government, nabasa ko kanina yung statement ni Engineer Alec Mapalo. Siya po yung City Tourism Officer ng Baguio. Ang sinabi ni Engineer Mapalo ay merong ilalabas na sanction or penalty doon sa establishment na yon. Yes, there will be. At least, ano tayo, medyo magre-relax tayo yung mga taga Baguio City na at least nabigyan naman tayo ng hustisya kahit papano. Hindi ba? Kasi nga po, ang sigaw lang naman ng mga residente natin dito, mga kaibigan natin, Kadobi, we are doing our best para sumunod sa lahat po ng pagpinag-uutos. Diba? Hindi na nga po kami lumabas. Tuwing lumalabas man po kami, naka-face mask, naka-face shields. Lahat po ng inuutos nyo sa amin ginagawa. Kaya dapat rin po yung mga turistang umaakyat at yung mga mayayaman na hindi natin ma-reach, dapat ganun rin po ang batas sa kanila. Tama! Developing story na naman po ito, mga ka-rangers. Ang tabayanan ng mga punong-puno, siksik, liglig at umaapaw ng mga impormasyon ito.